So anong inanunsyo mo? Magkano ang magiging presyo ng electric vehicle na yan? Yan. So bitinin natin ng konti, Alvin. So alas dos na kami natapos ng mga operator. So nagsimula kami ng 9 p.m. Ang diskusyon namin, ang presentation, umabot lang na hanggang alas 11. Pero umabot kami hanggang alas 2 sa pagkukwentuhan dahil sa napakasaya ng mga kasamahan natin. So, ang presyo na ibinigay natin, at least for the first 1,000 units, ay 985,000 lamang. Wow! 985,000 all-in? Sa first 1,000 unit, ah. Oh. First 1,000 units. All-in so, na yun. Oo, all-in. Sana okay. Mapagtuloy-tuloy natin yan, di ba? Pero ang mapapangako natin, sa unang 1,000 units, 985,000. Sino magka-qualify dun sa first 1,000? Ang qualified, lahat ng mga may prangkisa. Kaya individual o kooperatiba o korporasyon. Yan yung mga kasama natin kagabi sa virtual launch, pati press reveal. So, lahat yan sila, nag-sign up dun sa yung bagong social media platform natin na tinatawag na Jeepney. So, jeepney.io ang website. Dun sila pwede mag-sign up para dun sa first 1,000 na units. So, 985, malayo po ito. Ano po, pag, I don't know kung nalaman nyo na po, yung presyo ng mga modernized public utility vehicles, may 3 million dun, partner. Wow! Mga made in China. Yung mga imported, yung nakikita nyong minibus ngayon, ay mahigit 2 million po yun. Pero ang pangit, ang pangit naman ay, talaga? Sa totoo, ay ito, prangkahan na po, ang pangit na itsura. Ng modernized jeepney namin. Kami, sorry po ka-obit, pangit po eh. Hindi maganda eh. Nakikita ko mga modernized jeep. Parang ang minibus. Parang minibus. Pero hindi ko naman masasabi na pangit. Pangit. Pangit ba? Ito, traditional ang itsura. Yung talagang Pilipino. Pero electric siya. Tanong, paano mo napababa ng 985,000, Elmer? Go. Okay, unang-una, Alvin, simula nung umpisa pa lang, alam mo na yung kwento niyan, di ba? So, ang ginagawa natin, pinapababa natin yung cost of production. So, unang-una, gawa to ng mga manggagawang Pilipino. Hindi mo yan kailangan i-import galing sa ibang bansa, di ba? Tapos, kada pyesa niyan, dito sa Pilipinas natin yan gagawin. So, yung mga electric motor, battery, makikinabang yan mga manggagawang Pilipino. Tapos doon natin yan, nilalagay yung facility natin sa loob ng Special Economic Zone sa Camarines Norte. Sa lugar ni Governor Dong Padilla. Tapos tayo naman ay nakipag-joint venture sa isang B Corp or Benefit Corporation na NASDAQ-listed na yung Tembo ELV. Kumbaga, dito natin dinala yung mga magagaling na engineer sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, para mabuo natin ng murang-mura ang bago nating Francisco Jeepney. So, in short, nilo-localize natin yung mga piyesa. Na-achieve natin yung economies of scale na tinatawag natin. Ultimo yung automated fare collection system. Dito na rin yan. So, ang kumpanya na ni Adera ang pangalan. Uh-oh. So, ang ginawa natin, meron tayong economies of scale. Kasi kung papalitan mo, Doris, Alvin, yung 1,000 jeepney, kung yun lang yung gagawin mo, 1,000 jeepney lang, mahal yun. Pero kung gagawin mo ay 100,000 jeepney, bababa talaga yung cost of production mo. So, napakaraming Alam mo, sa tagal natin sa industriya, 76 years ng Francisco Motors na gumagawa ng jeep, alam na natin kung paano mapapababa yung presyo niyan at kung paano, yung magandang itsura na gustong-gusto sa panlasa ng mga Pinoy. Pero kaya ba yan? Kayang gawin? Oo, 1,000 unit, ang dami nun, Elmer. 100,000 nga ang target sana para mas bumaba pa ang presyo. Pero kaya ba? Kayang gawin yan? Yes. Actually, yung capacity ginagawa natin is makakagawa tayo kapag nag-full full operations. Oo. Sa Camarines Norte, makakagawa tayo ng 25,000 units per year. 25 units per year. Yes. Alam mo, Doris, nung wala pang mga computers, wala pang mga automation noon, ang capacity ng Francisco Motors ay 12,000 units per year. Mm. So, that's mga 1980s, 1990s.
12,000 units per year yon. Ngayon pa kaya na meron ng mga ano, mga mas magagandang makinarya na pwede natin gamitin sa mass production. Mass production kasi ito. So sa planta yan, hindi yan yung pok-pok-pok-pok sa tabi-tabi. Ah, ayun, mass kasi, production. Kasi ni-imagine namin, Elmer, kung 365 days a year lang, parang sobrang dami ng 25,000 a year. Ibig sabihin nun, ang dami unit per day ang gagawin niya. Oo, mass production kasi yan. May assembly tayo yan. Ah, may assembly lang. Yun. Teka lang, so nakikita ko sa background mo yung kung ano yung kalalabasan daw. Sabi ni Alvin, ganyan daw ang kalalabasan. Oo, ganyan. Ilang seater yan? At yan ba ay aircon? O merong hybrid yan? O paano ba? Okay, air condition yan. Tapos ano, pasok yan sa sukat na binigay ng ano ng gobyerno sa Philippine National Standards. So ang makakasakay dyan, 11-11, so 22 yung nakaupo. Tapos 8 ang pwedeng nakatayo sa ano sa gitna. So kasi makakatayo ka na sa loob niyan, hindi na yun nakayo. So ilan lahat? 30? Oh. 30 yung buwang. So kinoconsider natin yung ano, social distancing. So pwede pa yan ano, ma-stretch 30 to 40 passengers. Pero syempre ayaw naman natin ng overloading. Teka, paano yung mga pagbayad? Matic na ba pag-akyat mo para may beep card? Automatic fare collection system. Automated fare collection system, meron tayo niyan, yung machine natin. Tapos na, hindi ko pa na-mention, meron din yung built-in ramp sa likod, Doris, para sa mga ano, PWD. Pwede. Dapat lang. Huwag niyong kaligtaan yung PWD, lalo na yung senior. Hindi, proteka muna. Ang tanong, Elmer, kakayanin na ba ng ordinaryong chopper o operator ang 985,000? Talk about the financing. Kasi walang pera yung chopper at operator. Siguro may operator na mayaman, pero kaya nagra-rally yung mga manibela, piston. Dahil wala nga silang perang pambili ng mga modernized jeepney. Ayan, kaya nga natin ginagawa ito. Alam mo, simula na nagsimula yung ano, yung modernization program, hindi agad tayo naglabas ng jeepney. Diba? So sabi nga, pinag-aaralan natin ng husto. Dahil ang sabi nga sa akin ng tatay ko nung araw pa na hindi tayo nagbebenta ng jeepney. Ang binebenta natin ay kabuhayan. So kung hindi mabubuhay yung mga operators sa jeepney na binebenta natin, kaya huwag na natin ibenta. Kaya ang ginagawa talaga natin is pinapamura talaga natin. Bukod sa pagpapamura, ginagawa natin abot kaya para sa operator, yung madali nilang mabayaran. So ginawa natin, hindi lang pinamura. Binigyan pa natin sila ng extra pagkakakitaan. So inilahad din natin yung kagabi. Kasi meron din tayong tinatawag, bukod sa pinababa natin presyo, meron din tayong Only Rides program. Only? So, Only Rides. Ano ibig sabihin nun? Di ba, merong sa cellphone, merong Only Text, may Only Calls. Correct. May Only Rides din. So, tuwan-tuwa yung mga kasamahan natin sa industriya. Dahil, in-explain ko yun sa kanila. Pero kung i-explain ko yun sa inyo ngayon, baka abutin tayo ng 2 oras. Pero yung ganyan, hindi na kailangang mag-consolidate ang mga driver at saka mga operator? Hindi kami ang magmamandato niyan. Actually, ang magmamandato niya is LTFRB. Pero para sa amin, maski hindi consolidated, maski individual na, ano, na franchise owners, pwedeng kumuha nitong ano, Francisco Jeepney. Kung ako, kasi, kunyari, meron akong naipon na 985. Pwede akong bumili niyan? Pero kailangan may prangkisa ka. Mag-a-apply ako. Oh. Pero ako ba ay qualified na bumili ng ganyan? Basta may prangkisa ka, walang problema. Ah, talaga ba? Kailangan may prangkisa. Pero magkano ba ang prangkisa? Ayun lang. Yun ang laro doon. Paano ka kukuha ng prangkisa sa LTFRB? Alam mo, Doris, totoo lang, ang prangkisa dapat walang bayad. So, ano lang yan, processing fees lang, yung administrative fees. Pero wala talagang bayad ng prangkisa. Naku, diba? So, kapag may nagpapabayad ng prangkisa, kurap yun. Naku po, Diyos ko po, Lord. Ay, sinabi mo pa. Kung fixer kasi yung nagpapabayad para sa prangkisa. So, kung government official yun, kurap yun. Isumbong natin, di ba? Sige, Elmer, wala na tayong oras. Mag-invite ka na lang. Ano po, sa mga interesado, puntahan niyo po si Elmer, kung interesado po kayo sa mga individual drivers and operators. Malay niyo, kayanin niyo. Go ahead, sir. Mga kababayan, mga kasamahan sa industriya ng jeepney, sa lahat ng mga gustong maka-avail no 985,000 pesos natin. Na ganitong jeepney na napakaganda.
na pangmatagalan, built to last po yan. Kung ang gamit nyo ngayon ay Francisco jeepney pa, nagawa na namin ng 40 to 50 years ago at tumatakbo pa, maganda pa. Di tulad ng mga minibus dyan na kinakalawang na. Ito po yung bago. Natatagal na naman po yun ng 40 to 50 years. Yeah. So sinasabi ng gobyerno na every 15 years, kailangan palitan yung sasakyan. Pero kung roadworthy yan at ganitong katibay, ganitong kaganda, tas full electric na hindi umuusok, walang usok, eh napakaganda. Mag-sign up po kayo doon sa ano natin, www.jeepney.io. Mag-sign up po kayo doon para makasama kayo sa listahan ng unang 1,000 na makakabili ng 985,000 pesos po lamang na Francisco Jeepney. Saka malalaman nyo rin po doon kung paano yung Only Rides program na sinasabi okay. namin. Sige. Kung saan, ikita kayo na mas malaki. Elmer, pwede daw ba yan sa private sector? Bibili nila sa service, sabi ni Dr. Librojo, school service? O hindi rin, kailangan mo pa rin ng prangkisa? Pwede naman po. Pero pinaprioritize lang kasi natin yung mga kasamahan natin sa industriya na naghihirap eh. Okay. So nahihirapan sila humihingi ng tulong. So pinaprioritize natin sila. Pero sabi naman natin, kung kakayanin, alam mo Alvin, ang order na natanggap namin 37,500 na. Ah, ang dami ano. Wow, ang dami na. Hindi namin kaya i-deliver yun lahat ngayon taon. Correct, correct. Sige, next year na yan. It's a 10-year plan. Thank you, Elmer. Maraming salamat, Elmer Francisco. May-ari po ng Francisco Motors.